Hi guys! We're here today at Hardware Sugar and we're going to unbox this really cool ROG Strix X870, a gaming Wi-Fi motherboard from Asus. So bago tayo mag-unbox yan, run through muna natin yung box mismo nung X870A gaming Wi-Fi motherboard from Asus yung ROG Strix. So yan, may ita nyo dyan, ito na yung unit mismo, yung motherboard mismo. And yung features na kasama nyo sa motherboard. So yan, AI, Wi-Fi 7! Hindi ko alam kung paano ito gagamitin sa Pinas. Yan, Dolby Atmos at yung RGB niya, yung Asus Aura Sync. X870 chipset, by the way, X870. Hindi po mali yung number niyan, 870 talaga. And box na natin yung board mismo. So yun, as you have seen dun sa aming previous video, nag-unbox na rin kami nung X870E-E motherboard from Asus. Yung aesthetics ng board, as I've seen dun sa picture nung box mismo, hindi malayo to dun sa E variant. It's really close. Yun yung parang pinaka-focus ng design ni Asus ngayon, yung curve heatsink, which is also present dito sa model na to. Yan, really retro. Yun yung napansin ko, may maraming pixel designs yung board. It's in the front, as you can see here, yung kanyang yung ROG Strix logo, yung text mismo dun sa heatsink, all of them are in retro or pixels. That goes the same with yung backside art. Ang tamang term doon. O basta yung likod ng motherboard, yung art sa likod ng motherboard, which is known sa Asus motherboards. Same yan. So, very, very cutesy. Tayo ulit sa harap. Ayan, so ito yung board. Run through lang natin kung ano yung meron dun sa board. Personally, I haven't gone through yung specs ng motherboard. Pero sa nakikita ko rito, guys, two headers for USB 3.2. Gen 2, if I'm not mistaken. Yan, 3.2 Gen 2 yan. Dalawang header, internal header. So, nag-a-apply to sa mga cases like yung Asus Hyperion, which is gagamitin natin mamaya. Yan, Type-C header, 4 slots for DDR5 memory, yung usual RGB headers, present naman yan dyan. And yeah, your usual your board headers. So, yun, yung nakita nga natin dun sa previous video ng X870E motherboard. Ito yung parang bago from Asus on this series, yung kanyang Q-Latch, ang tawag nila. So, yung heatsink ng SSD is being mounted sa motherboard using a latch. So, hindi ka na mahihirapan magtanggal ng heatsink. Pero, tignan mo naman kasi kung gaano kakapal yung heatsink na yan. Kailangan mo talaga ng way para matanggal siya ng madali yan. So, yan. Ito yung bagong mechanism ni Asus motherboards to mount their heatsink, which is gonna be required sa Gen 5 PCIe NVMe drives, which is what we're going to use as well in this build. Yan. So, balik natin. Makita nyo kung gaano siya kadali. Meron siyang parang notch or kung ano man yan. Yuhook mo lang siya dyan. Tapos, pack. Tanggal. Kabit. Oh, what I also noticed dito sa Q-Latch na to, yung PCIe slot, as we have seen dun sa previous video namin for the X870E, spring-loaded yung lock ng PCIe slot. So, ang nangyayari, hindi mo na siya kailangan i-unarm para matanggal mo yung graphics card. Pakita natin yung sample. Actually, very good yung sample namin dito. It's base 4080. But the card is really, really thick, really long, really big. ROG. Mm-mm. So, yeah. Ito yung gagamitin natin. Best example to for this mechanism. Kasi kapag malaki yung card, mahirap ka talagang i-unarm yung lock ng PCIe slot. So, ang nangyari, yan. As you can see here, unarmed yung lock. So, doon sa mga lumang lock ng PCIe, yan yung tamang orientation para ilagay mo yung graphics card. So, gagawin natin dito. Lalagyan natin yung graphics card. Yan. Tapos, hitin natin siya. Yan, nakalock na siya. Nakaangat na yung lock niyan. Hindi lang kita kasi sobrang kapal ng card. Ngayon,
sa previous locks ng ng PCIe slots, kailangan mo pang i-unarm yung lock, like basically ibaba mo yung lock. Gagamit ka ng ito pala, yan. So ito yung lock. Kailangan mo siya para matanggal mo yung graphics card, kailangan mong ibaba yung lock like this. And kailangan mo siyang sungkitin ng something long para ma-unarm mo yung lock. Tapos saan mo lang matatanggal yung graphics card. But not on this lock. It's say like I mentioned, armed yung lock na yan. Nakakagat yan sa graphics card. Pero tignan nyo yung mangyayari. Boop! Sige, ulitin natin. Yun yan. Sinabi ko kanina, nakalock. Yan, nakalock yung slot nito. Hindi mo dapat matatanggal yung graphics card. Pero tignan yung mangyayari. Poof! Magic! Wow! Amazing! Yan, makikita nyo dyan, naka-unarm na siya, nakababa na yung lock. So, yun. Sabi namin, spring loaded. Galing. Sobrang dali na ng buhay. So, yun. Punta naman tayo sa I.O. Yeah, meron siyang DP, merong HDMI port. Type-C na merong display out mode. 10 gigs na Type-A. Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Whopping 9 USB-A ports running at 10 gig speed. Dating 2.5 gigs na LAN port. Yung ating Wi-Fi antenna din, yun naka Wi-Fi 7 siya. Yung ano nito, yung parang plug nito, hindi nakaparehas nung dating Wi-Fi na merong thread na pinipilit mo pa. Iba nito. Tuturo natin later kung paano kinaabit. Yun, yung SPDIF, yung optical audio out, saka yung usual na 3.5 inch na audio out, saka mic in. Ito yata 5G. Ah, sorry. 5G yung ano. 5G yung tatlong... Tatlo ba? Apat? Apat tatay. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5G nga itong apat. 5 gigs. Still, dude, 9 ports for USB-A. Ang dami niya. Yun, tapos yan. Like, kabit natin yung antenna. Pakita natin kung paano. Actually, first time ko ikakabit yung antenna ng Wi-Fi 7. Wala akong idea kung paano, pero tingnan natin how it works. Ah, easy pala eh. Madali lang. Meron lang siyang ngipin. Apat yung ngipin na yan. Tapos maglalock lang yan dun sa slot. Sa kung ano man yun. Tugs. Yun. Nakakabit na siya. Paano tatanggalin? Hindi ko rin alam. Paano tatanggalin? Wait. Permanent na yun. Ah, permanent na ba doon? Dahil kinabit namin, tapos hindi namin alam kung paano siya tatanggalin. Kasi antigas. Yan. Doon may palita mo kung paano. Yan lang pala yun. Madali lang din pala siya tanggalin. Hindi lang kami marunong. Yan, madali siyang tanggalin, madali kabitin. Hindi lang kailangan mag-thread ng screw. Wala na siyang ganun. Yan, Wi-Fi 7. So, tingnan natin yung features dun sa box. Yan. So, you can see, yun nga yung curve aesthetic. Yun nakita natin kanina sa heatsink. Medyo iba na yung atake ni Asus dun sa design ng heatsinks. Titingnan natin yun sa mga upcoming generation motherboards. 16 plus 2 power stages, which is really, really high. 16 plus 2, yung M2Q release na merong pull tag. Pakitan nga natin yung pull tag. Oh, hindi nga nabigyan ng highlight yung pull tag na yun. So, meron siyang pull tag. Merong parang tela dyan. Tapos, pakitan natin kung paano. Lock. Tanggal yung lock. Angat mo to. Sheesh! Ini boomer. Yan yung ano yung pero yun yan yung Q-release with pull tag saka yung PCIe 5 na merong backplate. Actually, hindi natin pakita to. Pakita natin. Yan no. Backplate yan no. So hindi naka-float yung M.2 nyo. Hindi naka-float yung NVMe drive. Meron siyang support sa ilalim para stable yung ano pagkalapat ng M.2 drive. Yun! San dyan? Ah, yung specs.
Yan, yung, alam niyo na yan, AM5 chipset. So, MFR4 AM5 socket itong motherboard na to. 4 slots ng DDR5, yung M.2 storage. Meron tayong 4 in total, plus meron dalawang slot for SATA drives. Yung chipset, X870, ATX motherboard. Meron tayong dalawang expansion slot para dito. Parehas yun, X16, pero yung yung primary slot, Gen 5, yung isa sa baba, Gen 4. So, yeah, you can actually take advantage of that. Parang sobrang lupit nyo. IO port, pinata natin kanina. Yung HDMI, DP, USB-A na naka 10 gig, tsaka yung USB-A na 5 gig, tatlong Type-C port, lahat yun merong DP alt. Tama ba? Ah, sorry, dalawa lang doon merong DP alt mode. So, yun. Wi-Fi 7, audio outs. So, yun yung unboxing video natin for the Asus ROG Strix X870-A gaming Wi-Fi motherboard. But, stay tuned kasi meron kaming upcoming video for a build that includes this motherboard. So, yeah. See you next video.